Gabi Oriental Mindoro mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamarao Vision Network. Ako po si Jake Virayat. Ito po ang TVNet Newsline. Ika-25 sa buwan ng Dobyembre, taong 2022 at sa ulo ng ating mga balita. House Bill 6219 na layong ideklarang isla ng Mindoro bilang mining free zone inihain na ni 2nd District Congressman P.A. Umali. 13th month ng SSS pensioners ibibigay na. At 1.8 milyon na individual sa Bimaropa bakunado na contra COVID-19. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamarao Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami, una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita, pinasinayaan na ng Agricultural Training Institute Mimaropa ang Pig Ibig Project ng Bungabong Coconut Farmers Multipurpose Cooperative na matatagpuan sa Barangay San Juan ng Naturang Bayan. Layunin din ito na higit na palakasin ang industriya ng lokal na pagbababuyan sa lalawigan sa kabila ng banta ng African Swine Fever o ASF. Pinasinayaan na ng Agricultural Training Institute Mimaropa ang proyektong nagkakahalaga ng 5 milyong piso sa Bungabong Coconut Farmers Multipurpose Cooperative sa ilalim ng Pig-Ibig Project na matatagpuan sa Barangay San Juan ng nasabing bayan. Pinangunahan ni ATI Mimaropa Center Director Pat Andrew Barrientos ang inaugurasyon at blessings ng naturang proyekto kasama si Governor Yomerlito Bons Dolor, Mayor Eldin Malaluan, Bukal Pau Umali, Bukal Attorney Roland Druga at opisyalis ng samahan. Ang naturang intervention ay pinagkaloob sa kooperatiba upang paunlarin at padamihin ang produksyon ng mga dekalidad ng mga biig. Layunin din nito na higit na palakasin ang industriya ng lokal na pagbababuin sa lalawigan sa kabila ng banta ng African Swine Fever o ASF. Ang nasabing proyekto ay nakapaloob sa Bantay ASF sa Barangay o Babay ASF Program na parte ng Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion Program ng ATI. Samantala, 165 mag-aaral ng Adriatico Memorial School ang napakunahan kontra human papillomavirus, ang HPV vaccine na isa sa pangunahing at mabisang panlaban sa cervical cancer at iba pang sakit na dulot ng naturang virus. 185 mag-aaral ng Adriatico Memorial School na may edad 9 to 14 years old ang nabigyan ng bakuna kontra human papilloma virus matapos ilunsad ang HPV immunization program sa lalawigan noong 22 ng Nobyembre. Ang nasabing virus ay ang pinakakaraniwang viral infection ng reproductive tract at nagiging sanhi ng mga hanay na kondisyon sa mga kababaihan maging sa mga kalalakihan. Ayon kay Dr. Ria Neresa Navera, ang HPV vaccine ay isa sa mga pangunahin at mabisang panlaban sa cervical cancer at iba pang sakit na dulot ng nasabing virus. Higit anilang epektibo ang bakuna kapag naibigay ito sa wala pang exposure sa infeksyon ng HPV na kung saan tinatayang nasa 7,250 ang target na mabakunahan ng HPV vaccine sa buong lalawigan. Samantala, lubos naman ang pasasalamat ni OIC Provincial Health Officer Dr. Rachelo Angela Ante sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na tumulong upang maging matagumpay ang programa. Bukas rin aniya ang pamahalaang palalawigan sa mga nais magbigay ng gamot at bakuna dahil mayroon ng cold room storage ang lalawigan. Antabayanan ang iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa patas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA.
Kamusta ka na? Grabe no, halos 2 taon na tayong ganito. Pero bilib rin naman ako sa mga nagawa natin. Ang pagmamask bahagi na ng araw-araw. Mas malinis at maingat na rin sa ating mga galaw. Pinahalagahan natin ang kalusugan. Kahit paminsan, kinailangang mapalayo sa minamahal. Nagpabakuna at nagpabooster. Kahit kabado sa karayom, naging matapang para sa dagdag na proteksyon. Sa pagkakaisa, malayo ang ating narating. Nakabalik tayo sa mga namimiss nating gawin. Kinaya dahil sa alaga sa isa't isa. Kaya sige lang, anumang hamon, mas kakayanin pa. Tuloy ang ingat, tuloy ang angat. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tabaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tabaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, you should be able to. You learned about the person. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Inesponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Umabot na sa 1.8 milyong individual sa Mimaropa ang naitanang fully vaccinated sa rehiyon. Samantala, nasa 384,454 na Mimaropan ang nakatanggap na ng booster shot o patumbas ng 17.33% na target na populasyon na mapakunahan.
umabot na sa 1,869,593 na individual sa rehiyon o katumbas ng 84.28% ng kabuuang target na 2.2 milyong residente ng Mimaropa ang fully vaccinated na. Ito ay base sa inilabas na vaccination coverage update ng Department of Health Center for Health Development Mimaropa noong 24 ng Nobyembre. Ayon sa datos, nangunguna pa rin ang probinsya ng Romblon na may pinakamataas na fully vaccinated individuals. Tinatayang nasa 202,585 o 97.43% na sa nasabing kinalawigan ang nabigyan na ng kanilang first dose at second dose ng bakuna kontra COVID-19. Sinunda naman ito ng Puerto Princesa City na may 95.50% vaccination coverage, Marinduque sa 93.76%, Oriental Mindoro na may 87.56% fully vaccinated individuals, Occidental Mindoro sa 86.09% at panghuli pa rin ang Palawan sa 70.20%. Samantala, naitala naman na nasa 384,454 na Mimaropan ang nakatanggap na ng booster shot o katumbas ng 17.33% ng target na populasyon. Umabot na rin sa mahigit 4 na milyon ang na-administered na COVID-19 vaccine sa rehiyon. Samantala, ang idiklara ang isla ng Mindoro bilang mining free zone. Ito ang nilalaman at layo ng inihaing House Bill 6219 ni Second District Congressman Alfonso Umali Jr. a 21 na Nobyembre taong kasalukuyan. Ayon sa Sulon, sa ilalim ng naturang batas, ipagbabawal ang lahat ng uri ng paglimina at hindi ito sakop ng umiiral ng 72 o ng RA 7942 o ang Mining Act of 1995 at ang RA 7076 o ang People's Small Scale Mining Act. Ang ideklara ang isla ng Mindoro bilang mining free zone. Ito ang nilalaman at layon ng inihaing House Bill 6219 Second District Congressman Alfonso Umali Jr. a 21 na Nobyembre taong kasulukuyan. Ayon sa Sulon, napatunayan na sa mga nakalipas na taon at dekada ang mariing pagtutol ng mga Mindoreño sa pagmimina. At patunay dito ang pagkakapasa ng 25-year mining moratorium sa lalawigan. Subalit malapit na aniya matapos ang moratorium at ang panukalang batas na magdedeklara sa Mindoro bilang mining free zone ay isang matibay na sandigan ng mga Mindoreño at proteksyon ng kalikasan ng lalawigan. Sa ilalim ng naturang batas, ipagbabawal ang lahat ng uri ng pagmimina at hindi ito sakop ng umiiral na RA 7942 o ang Mining Act of 1995 at ang RA 7076 o ang People's Small Scale Mining Act. Samantala, naghain na rin nakaparehas na panukalang bata si First District Congressman Arnan Panaligan. Isinumitin na nanabagit ng mababatas ang House Bill 3891, an act declaring the island of Mindoro a mining-free zone, prohibiting all forms of mining operations and providing penalties thereof. Sa ilalim ng panukalang batas na ito, ipinagbabawal rin ang lahat ng uri na pagmimina sa buong isla ng Mindoro. Pagbabalik po ang TVNet Newsline, makalipas lamang ilang paalala. I like this feeling, it's so so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good. And you don't want it to. Let's get moving, let's get dancing, no more waiting. All right, let's get the show on. Come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Just right here at home. Oh, 'cause the best place in the world is still with you. I
Create wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Nagpalabasan ng schedule ang Social Security System o SSS para sa pamamahagi ng 13-month bonus at December pensions sa kanilang mga pensioner. Narito po ang report. Naglabas na ng schedule ang Social Security System o SSS para sa pamamahagi ng 13-month bonus at December pensions ng kanilang mga pensioner. Sa abiso ng SSS para sa mga pensioner na tumatanggap ng monthly pensions sa pamamagitan ng PesoNet Participating Banks, mula sa una hanggang 15 araw ng buwan, maaari nilang matanggap ang 13-month pay sa darating na December 1. Habang sa December 4 naman ang mga tumatanggap ng pensyon mula 16 hanggang katapusan ng buwan. Ang crediting ng 13-month pension ng mga pensioner na nag-avail ng advance na 18-month pension bilang initial benefit ay sa December 4 din makukuha. Para naman sa mga tumatanggap ng pension sa pamamagitan ng SSS accredited non-PesoNet participating banks at checks, makikipag-ugnayan ng SSS para ma-i-credit ang mga nabanggit na pension sa mga account ng mga pensioner bago matapos ang December 4. Paglilinaw ng SSS kung ang petsa ng pag-credit ay natapat ng Sabado, Linggo o holiday, ang pension ay ikikredit sa huling araw na may pasok. Samantala, sa ating ulat panahon, intertropical convergence zone at mga local thunderstorm ang magdadala ng ulan sa ilang lugar sa bansa. Ayon sa DOST Pag-asa, wala namang inaasahang bagyo, subalit magpapatuloy ang pag-uulan hanggang sa araw na Linggo. Ngayong huling weekend ng Nobyembre, walang inaasahang bagyo sa bansa. Iyan ay kung pagbabasihan ang wind forecast sa mga susunod na araw. Wala ring inaasahang low pressure area na magpapaunlan sa alinmang bahagi ng bansa. Sa ngayon, intertropical convergence zone at mga local thunderstorm ang magdadala ng ulan sa ilang lugar sa bansa ayon pa rin sa DOST Pag-asa. Umaga, asahan ang pag-uulan sa malaking bahagi ng Mindanao at ilang panig ng Calabarzon, Mimaropa, kabilang ang Oriental Mindoro at Visayas base sa rainfall forecast. Pagsapit ng hapon, posible na rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Umaga bukas, 26 ng Nobyembre, uulanin ang ilang bahagi ng Palawan, gayon din ang ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula at Sokcharchen sa bandang hapon. Sa Linggo, asahan ang pag-uulan sa ilang panig ng Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, BARMM, Sokcharchen at Palawan. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube. Itatama po ang TVNet Newsline. Tahin at ilike rin namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumagpo lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 0438-88-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan na serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Chick Viray, nag-iwan sa inyo na isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.